di ba? So ano sa tingin niyo? Mukha bang ano? Mukha bang Japan ang Davao City? Mukha ba siyang Singapore and Dubai? Kaya nang humusga, syempre. Di ako pwede magsabi niyan gawa nung wala pa akong napuntahan kahit ni isang lugar dun sa tatlong nabanggit ko, no? Tapos sa unahan na ito, dyan sa unahan na ito ay merong matatagpo ang restaurant, no, na tawag ay Vista View. Dati ay Dinsyos Kamayan sa Hilltop. Diba, oh, ganda na tambayan. So ito na yun, oh, ladies and gentlemen, I will introduce you again, Davao City, Philippines. Or should I say the 30 country. Okay, so ito yung diversion road. Ayan. Tapos dito, Las Terrazas, no? Isa sa pinakamamahaling pinaka-extravagant subdivision, no? Sa Davao City. Ito dito, overlooking sila. Tapos ito yung diversion. Ito yung Barangay Langub Road. Road. Ay, basta daan. Ayan. Tapos, yan, punta kayo dito. Ayan, maganda yung ano dito, yung kalsada. Kasi may mga solar, basta ano, mga highway solar light or lead light or ano ba tawag dyan, no? You know? Tapos yun na nga yung ito yung hitsura nung mga sinasabi ng iba na para daw siyang Singapore, para siyang Japan, na para siyang Dubai, no? So di ko alam kung totoo ba yun kasi di pa napunta sa lugar na yun, no? Kasi ito na nakikita po natin, ito yun, yung nag-ano yan, parang nagbe-blink-blink na, or ano, nag-spark na, sparkling, blinkling, twinkling na, yun, know, yung mataas sa building na yan. Sa ano yan, Aeon Tower. Tapos katabi niyan, Sida Hotel, Abreza, Ayala, Mall. So ibig sabihin, hindi natin dito tanaw yung mga condominium sa Verdon Park, sa SM Ecoland. So itong mga nakita natin na downtown is ano lang to, parang kalahating party lang ng Davao City. Sa ano ha, downtown area ha, proper downtown. So ibig sabihin, mas maganda talaga siya tignan kapag ka nasa himpapawid ka, naka aerial, no? Nasa aeroplano ka or naka chopper. So hindi ibig sabihin na dito ka sa Barangay Langub is overlooking, is makikita mo na lahat ng city. So ganyan kalaki ang ano, ang downtown ng City of Davao. Hindi mo makikita yung kabuuan, kalahati lang. So dito na side, dito pa yung ano, mga Verdon Park, yun, mga John Paul College, SM Ecoland, yung mga OSIS condominiums, no? So dito yung matatanaw dyan. So dito lang tayo na part makita kalahating yung ano lang, area lang ng city. Diba? Ang takbo rito sa diversion road 60 km/h. Ayun, may papalapit at ano, lalapag ang eroplano. So mula rito, hindi natin tanaw yung ano, no, yung big dome ni Pastor Apollo Quiboloy. So ano sa tingin niyo, maganda ba siya? Mukhang Japan ba talaga siya? Kayo nang humusga. Siguro parang Japan siya when it comes to discipline. Hindi naman talaga lahat na like yung siguro sa cleanest lang konti, no. Parang mas ano siya, parang madumi version siya sa Japan. Ibig sabihin ang Japan sobrang linis na, tapos sa Davao hindi talaga ganun kalinis. Malinis lang talaga siya all over the Philippines. Number one talaga ang Davao sa kalinisan, no? Cleanliness is next to godliness. Pero dun sa mga nakita ko sa mga video sa Japan, so parang hindi na nangangalate ang Davao pagdating sa linis talaga, no? Kasi yung trick namin dito sa Davao, ano eh, kulay ano pa rin, kulay para ano, chocolate, ganun, oval tin.
Sa Japan, wala. Hindi, ano doon, hindi malabo ang tubig kanal nila. Oh, meron nga doon mga nag-viral na mga picture na may mga kanal siya, pero may mga nabubuhay ng mga ano, ng mga koi, yon. Goldfish, koi, mga ganun. May mga lumalangoy. So, dito sa Davao, malinis naman, hindi naman na talaga stagnant yung ano, yung kanal, hindi barado. Tapos, sa safety, oo, parang Singapore siya, no? With, hindi naman gaya sa Singapore na kapag ka nagtapon ka ng chewing gum, is may pananagutan ka sa batas. Ibig sabihin, is parang may fine, multa, ganun, no? Hindi naman kagaya sa Singapore talaga yung kanang ano, pagiging stricto. Siyempre, mahihiya ka lang talaga magtapon, magtatapon-tapon ng mga kalat sa Davao gawa nung, siyempre, sa sobrang linis ng ano, ng lugar, diba? So, parang nakahiya. Nakahiya na magiging burara rito gawa nung kapitbahay mo, malinis, malinis ang bakura ng iyong mga kabarangay, tas ikaw, burara mo kung saan sa ka natatapon ng iyong kalat. So, siyempre, diba? So, pwede ka mapagsabi ang ignorante ka siguro. O taga saang planeta ka ba, ba't di mo alam yung salitang kalinisan, syempre mahusgahan ka, no? Mahusgahan ka ng mga taga rito kasi kung bakit ganun ang yung utak, iba ka mag-isip. Tapos yun, sa Dubai naman, hindi ko maisip, parang sobrang naman yata yung Dubai, no? Parang sobrang laki ng syudad ng Dubai, ibig sabihin parang napaka-asinsado ng lugar yun, daming mga high-rise buildings, no? Para sabihin na Dubai. Pero syempre, yan na nga, no, as I've said, na prerogative po ninyo yan na sabihin na parang Dubai ang Davao. Siguro dahil malinis din. Tapos, yun, walang ano, walang mga, may mga snatcher dito, pero yun, kaso nga lang, yun, pinalutang na. May mga hold upper dito, pero yun nga, hindi talaga pinapalagpas, hindi man lang umabot na isang buwan, yun, pinalabas ng kulungan, tapos yun, alam nyo na ano mangyayari, di ba? Ganun lang. So, meron din dito, no? So, sa Dubai, wala daw ganun eh. Yung kahit pwede ka na mag-iwan ng mga wallet, pitaka, cellphone bag sa kung saan-saan. Sigurado daw yan na may solid, may babalik daw sa iyo yan. So, dito sa Davao naman, totoo naman talaga, wala naman talagang mga magnanakaw dito, yung mga opportunista. O talagang ginagawang pangkabuhayan yung ganun. Kung meron may mga nakaw dito, mga nawalan, isolated cases lang, no? O, kunyari, ka-board mate, ganun, ninakawan yung kanyang ka-board mate lang din. Pero talagang ginawang sistema ng mga tarantado, ginagawang pangkabuhayan ng mga yun nga, mga kriminal, eh, walang ganun dito, no, sa Davao. So, safe ka pa paano, kahit paano, no. Yun nga, kasi pwede ka naman dito talaga din gumawa ng, ano, ng kalukuhan, kabulastogan, pero yun nga lang, pag once na napatunayan ka na ikaw talaga ay ganun, eh, ayun, sabi nga ni Mayor, walang iyakan. Tuloy lang, walang iyakan, no. May mga ganun naman, ano, eh, no. Sa dami ba naman ng tao dito, 2.8 million, no, ang residente ng Davao City. So, iisipin mo ba talaga na lahat yan? Lahat ng bilang na yan ay wala talagang mga mabalahibong kamay. Siyempre meron talaga, di ba? Di may iwasan yan. Nag-aantay lang talaga ng opportunity. Kaso nga lang, talagang iniisip mo na nila bago ginagawa. O, kumbaga, ano man yung gagawin katarantaduhan, ano man ang katarantaduhan na iyong naisin at gawin, pitong ulit mo yan or 10 beses mo yan iisipin. Yan lang, no? So, tama ba? Yan lang, no? That's all for today's video. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Ingat po kayo lahat. Yan, no? So, sa mga gustong umuwi ng Davao, so, yun. Sabi ni Davao City, welcome home daw. Ingat kayo sa pag-uwi, no? So, maging ang syudad, ang lupang inyong tinubuan, inyong kinalakhan ay nag-aantay din sa inyong pagbabalik, no? So, sabi nga nung kanta, malayo ka man, malapit din, babalik ka rin. Bye.